paano tumaba ng mabilis pero healthy. Minsan talaga, mapapatanong ka na lang na paano ba tumaba agad? Lalo na kung ginagawa mo na ang lahat para lang madagdagan ang timbang mo. Pero hindi ka pa din tumataba. Ayon sa pag-aaral, kaya may mga taong hindi tumataba kahit madaming kumain ay dahil mabilis ang metabolism nila. Mabilis din nilang nailalabas ang lahat ng pagkain nasa tiyan. Ngunit may iba naman na likas na payat at kahit anong kain ay hindi pa rin tumataba. Pag-uusapan natin ngayon ang mga pagkaing pampataba o mga pagkaing magpapadagdag ng iyong timbang na mura at madaling hanapin. Nandito rin ang praktikal na mga tips kung paano tumaba ng mabilis at safe sa loob ng isang linggo. At bago nga po tayo magpatuloy, kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng video, just click the subscribe button and hit the bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So, simulan na natin! Narito ang mga pagkain na mataas sa calories na makatutulong sa iyo para mabilis kang tumaba o madagdagan ang iyong timbang. Number 1. Kanin. Ang kanin ay isang popular ngunit murang pagkain pampataba. Alam mo ba na ang kanin ay naglalaman ng napakadami at mataas na enerhiya? Ang 100 gram ng kanin ay naglalaman ng 130 calories. Bukod sa ito'y hindi mahal, madali itong hanapin sapagkat araw-araw natin itong kinakain. Ito ay mahusay na sagot sa tanong na paano magpataba. Kumain ng kanin araw-araw. Kung kinakain mo ito mula pa pagkabata, dagdagan mo ang pagkain nito. Magdagdag ng 2 merienda na kanin ang kinakain. Isa sa umaga at isa sa hapon. Ang kanin ay sagana sa mga bitamina at mineral tulad ng thiamine at niacin, kaya talagang masustansya. Paalala lamang na ang malabis na pagkain ng kanin ay bawal sa may sakit tulad ng high blood, sakit sa puso o diabetes. Sumangguni muna sa doktor bago ka kumain ng marami. Number 2. Peanut butter. Kung kakain ka ng peanut butter, ang 4 na gramo nito ay naglalaman ng 90 calories at 3 gramo ng carbohydrates sa bawat kutsara nito. Ito ay naglalaman ng kaunting dami ng saturated fat, kaya huwag magpakalabi sa pagkain nito. Ang tamang dami ng peanut butter bilang pangdagdag sa mga pagkaing pampataba ay malusog at makapagpapasaya sa iyo. Number 3. Saging. Ang saging ay popular dito sa Pilipinas. Bukod sa ito ay mura, madali itong hanapin sa mga pamilihan. Alam mo ba na ang isang saging na katamtaman ang laki ay naglalaman ng 100 calories? Ito rin ay may fiber at potassium na mahalagang bahagi ng rekomendadong dieta para sa mga Pilipino. Ang saging ay naglalaman ng maraming asukal, kaya maganda itong kainin matapos kang mag-ehersisyo para sa dagli ang pagbabalik ng mga enerhiyang nawala sa iyo. Kaya kung gusto mong magpataba, magbaon ka ng saging kahit saan pwede mo itong kainin. Number 4. Tuna. Ang tuna ay isang uri ng isda na may mataas na antas ng malusog na protina at naglalaman ng mahalagang langis na kinakailangan ng iyong katawan para gumana ng maayos. Madaling mahanap ang tuna dahil may mabibili ka na sa mga tindahan na dilatang tuna. Maaari mo itong ihalo sa napakaraming uri ng ulam, kaya pwede mo itong isama sa mga kinakain mo araw-araw nang hindi ka nagsasawang kainin. Number 5. Gatas. Ang pag-inom ng gatas ay isa pa sa pinakamadaling na pagkukunan ng protina at calories. Ang isang baso nito ay naglalaman ng 150 calories at 8 gramo ng protina. May mga taong lactose intolerant o sila yung mga tao na ang bituka ay ayaw sa protina na nasa gatas. Kung ikaw ay may lactose intolerance, maaari mong subukan ang pag-inom ng gatas na gawa sa soya o soya milk na naglalaman ng 130 calories. Hindi gaanong malaki ang diferensya sa pag-inom ng tunay na gatas. Ang gatas ay naglalaman ng kaunting fat, subalit hindi naman ito nakasasama. Huwag ka lamang iinom ng 1 galon araw-araw. Ang 1 o 2 baso ay sapat na. Number 6. Abokado.
Ang avocado ay maaaring magbigay sa iyo ng napakaraming calorie at fats. Ang isang katamtamang avocado ay naglalaman ng 320 calories at 29 gramo ng fats. Mag-ingat ka lamang sa pagkain ito at baka mapasobra naman. Number 7, itlog. Ang itlog ay napakasustansya. Ito ang dahilan kung bakit sikat ito bilang pagkain sa agahan. Nagbibigay ito ng kinakailangang enerhiya at mga nutrients na kakailanganin mo sa maghapon. Ang itlog ay magandang pagkaing pampataba. Bukod sa ito ay mura at madaling hanapin, pagkain ng itlog ay nagbibigay ng 75 calories, 5 gramo ng fats at 6 gramo ng protina at bitaminang B12. Huwag ka lamang magpapasobra sa pagkain ng itlog dahil sagana din ito sa kolesterol na dahilan ng high blood. Narito pa ang karagdagang tips para tumaba ng mabilis. Gumamit ng sauces, spices at condiments para mas maging malasa ang iyong pagkain at para mas ganahan kang kumain. Kumain ng high carb at high fat foods. Ang mga healthy high carb foods ay gaya ng oatmeal, saging, sweet potatoes at marami pang iba. Ang mga healthy high fat foods naman ay tulad ng avocado, cheese, dark chocolate at whole eggs. Magbuhat ng weights at i-improve ang iyong lakas. Para naman masigurong ang mga extra calories ng iyong katawan ay nagiging muscles at hindi fats. Importanteng magbuhat ng weights. Magpunta sa gym at magbuhat ng weights ng 2 to 4 times a week. Subukang dagdagan ang bigat ng weights na binubuhat sa pagdaan ng iyong training. Kung first time mag-training, mas mabuting kumuha ng personal trainer para mas masubaybayan ka sa iyong pagbubuhat. Mas mabuting iwasan din ang mga cardio workouts dahil mai-burn nito ang extra calories na kailangan mo. Subukan ang mga weight gainer shakes na may mataas na protein, carbs at calories. Gumamit ng mas malaking plato sa pagkain para mas makakain ng marami. Huwag uminom ng tubig bago kumain para hindi maging busog at makakain ng marami na kinakailangan mong calories. Kumain ng mas madalas. Magdagdag ng snacks o additional meal gaya ng snacks bago matulog. Para sa dagdag calories, maglagay ng cream sa iyong coffee. Para naman madagdagan ang bigat ng iyong muscles, uminom ng muscles building supplement. Matulog at kumuha ng quality sleep. Unahin sa pagkain ang mga protein-rich at calorie-dense foods at ihuli ang mga gulay. Pinakahuli at isa sa pinaka-importanting tips para tumaba ay huwag manigarilyo. Narito din ang mga vitamins na makakatulong sa iyo. Kailangan uminom ng vitamin B ang mga taong gusto ng magandang diet. Hindi kasi sapat ang pagkain, lalo na kung hindi ito nilalabas. Narito ang mga vitamin na kailangan mong inumin. Riboflavin or B2, folate, B6, thiamine or B1, pantothenic acid or B5, B12, niacin or B3, at biotin. Para sa karagdagang impormasyon, alam mo ba na ang isang katamtamang lalaki ay nangangailangan ng 2,000 hanggang 3,000 calories araw-araw? Ang mga babae naman ay nangangailangan ng 1,600 hanggang 2,400 calories para tumaba. Kailangan kumain ng mas marami rito, mga 500 sobrang calories araw-araw. Ang pagpapataba din ay nangangailangan ng pagsisikap tulad ng pagpapapayat. Ang timbang ng isang tao ay may kaugnayan sa calories na pumapasok sa kanyang katawan. Ang init na natatamo natin mula sa mga pagkain kinakain natin sa araw-araw at nagpapagalaw sa isang tao o nagiging enerhiya ay siyang tinatawag na calories. Kaya kailangan natin ang tamang dami ng calories upang magkaroon ng enerhiya at mapanatili ang timbang. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, don't forget to like and share it to your friends or family na gusto din mag-gain ng weight. So maraming salamat sa inyong panonood. Bye!